Hello po sa inyong lahat mga kamatsas! Kalmutan time na naman tayo, seatbelt, dahil aggressive ang laban na ito. Ang nakaharap ni Miao Miao ay si International Master Harry Greve ng England dito sa katatapos lang na Radnicki Chess GM Round Robin Standard Time Control nitong nakaraang January lang, Round 6 sila nagtapat. Sa end part ng video, magsosolve tayo ng puzzle at mayroon tayong panibagong puzzle. Okay, tingnan na kagad natin ang ginawa ni IM nag-E4. Nag-C5 si Miao Yi. Talagang aggressive Sicilian. E6, Knight C3, Knight C6, D4, open Sicilian. Knight F6, kumapture sa Knight, capture at nag-E5. Kung tawagin ito ay 4 Knights variation, exchange variation din ng Sicilian defense. Ayan, pangalan ng opening encyclopedia ng Lee Chess. Knight E4. Nagna-Knight E4 talaga para mas makontrol ang weak D6 square. Kasi pag kinapture yan, napaka-solid niyan, C takes D5. Okay ang black dito. Okay, Knight E4, meron pang paparating na C4 na makapagpapaalis sa strong knight na nasa D5. Queen C7, tineret ang pawn sa E5. F4, dinipensahan. Queen B6, ayan, para talagang ma-pressure ang puti. Ayan, may pressure sa dark squares eh. At nag-C4, paalis na sa knight. Bishop B4, check, talagang ang tutulis. Napilitan dito si IM na mag-king E2. Bakit? Kasi kung haharangan ng bishop, magku-queen E3 check. Talo ka agad ang puti dito. Losing ka agad, no? Queen E2 and kakapturin lang. Knight takes D2. Queen takes E2. Bishop takes E2. Knight takes F4. Losing ka agad. Kasi isang pawn na buo yan. Tapos babagsak pa ang pawn sa E5 mamaya. Balik tayo. Kaya dito napuwersa ka agad si IM na mag-king E2. Lokong bata to. Pinakilos kaagad ang king. F5, talagang hindi umaatras. Sumabay ng atake sa knight E4 at umatras lang knight F2. Kasi dito, kung sasabay ng capture dyan, F takes E4, tingnan nyo po ang evaluation bar. Okay? May bishop A6 na paparating, talagang napakadelikado ng white king dyan sa gitna. Balik tayo, kaya dito, tama lang na umatras knight F2 at nag-bishop A6. Pin muna, hindi pa makapture. King F3, umilag para may depensa na rin ang pawn sa C4. Knight E7, bookline pa rin hanggang dito mga kamatsas ha. Bishop E3, Bishop C5, kumapture, capture, at nag-queen A4. O, bookline pa rin, Bishop B7 atras, at nag-H4. Ayan, para may extra space na tatakbuhan ng king mamaya. At nag-queen D4, nagbabadya ng mapanganib na atake, threatening queen takes B2, nag-queen B3 lang. Depensa na, may atake pa. Ayan, so dito pag queen D4 ang novelty mga kamatsas. Queen B6 kasi ang mga nakaraang laban at may tumira din ng, grabe naman yung queen B5. May tumira ng queen B5. Grabicious yung Queen B5. Kala ko na mouse slip lang sa online eh. Capture and capture. Check nga naman. Kuha ang Queen sa B5. Ayun. Yan ang mga nangyari. May Queen B5 at may nag-Queen B6. Pero dito tayo sa ginawa ni Miao Miao. Nag-Queen D4 na wala na sa talaan ng aklat. Queen B3. Knight G6. Inaplayan ng lalim. Pinapa-capture ang bishop sa B7. May atake sa pawn F4, pero nag-knight H3, dinipensahan. At good move naman ang knight H3. Tumbok sa computer engine, yan din ang tira, no? Kasi kung makikipagsabayan, tingnan natin, queen takes bishop, may queen takes F4 check, bababa, king E2, queen takes E5 check. O, king D1, tapos may rook B8. Ay, oo. Queen takes A7, may queen takes B2. Threat ang tore, threat. Ah, okay, may depensa naman, ano? O, lipat natin to. Rook C1, tapos magka-castling lang. Na dito, yes, lamang nga ng isang bishop, pero tingnan nyo ang king sa gitna. Delikado yan. Tapos, eh, baka mamaya pag D5, rook D8, nako, delikading. Tapos, undevelop pa ang rook sa H1. Okay? Balik tayo. Knight H3 talaga ang perfect move. Pinakapture ang H4, king G3, at nag-G5. Good move by Miao Yi. Talagang ang gulo, no? Pang seatbelt talaga ang labanan dito. Nag-rook D1. Hindi rin naman nagpahuli si IM. Perfect. Excellent defense. Ang ganda ng rook D1. Yan talaga tira ng computer engine. Kasi dito, halimbawa, kung natakawan sa bishop,
May queen e3 check. Magki-king h2, tapos g4. Nako, baka mamatchas pa ng pawn. May g3. Magulo yan, no? Magulo, nakakatakot sa puti. Perfect yung rook d1, no? Galing dumipensa. Kinapture ang pawn sa f4. Talagang binigay na yung knight talaga. Sacrifice na naman, no? Capture. At dito nag-queen c5. Yun lang. Bad move, mga kamatchas, ang ginawa ni Miao Miao. Dapat daw ang tira. Okay na eh. Queen takes e5. Yan ang tira na dito. Ang perfect move, queen c3. Para mapuwersang makipag-simplify na at mawala na ang queen. Wala rin queen f6 check. Kasi dito, kung kakapture ng bishop, may queen f6 check, matchas yan. Queen g6, pwersado lahat yan. Matchas. Kaya dito, pwersado talagang mag-queen c3, tapos kakapture lang, capture, and rook g8. Na dito, kung bibilangin natin ang pawns, dahil double pawn yan, 1, 2, 3, halos 3 pawns lang ang puti. Tapos, ang daming pawns ng black. Diba? 7 pawns ang black. O in effect, parang ano lang, parang 6 pawns. Pero may nakakatakot na rook g4 check, na tipong aangat ang king, baka makuyog yan dyan. So, tapos may d5 pang solid. Ayan, okay. Yan daw dapat eh. Pero ang ginawa ni Miao Miao, nag-queen c5 para mag-queen e7 check at nag-queen a3. Talagang tuluyang na-pressure dito si IM, no? Pero dito, ito na yung tamang timing para capturein ang bishop. Kasi pag chumik dyan, knight g5 lang. May ganyan na eh. Na nakabitin pa ang tore doon, no? Hindi pwedeng basta-basta maka-HX eh. Kakapture with check pa eh. Haharang tapos capture knight f7, di ba? O kaya dito, mag-rook d8 muna and rook takes d7. Yun nga lang, napakalalim. Medyo, syempre, nakakakaba rin yan. Na pag kinapture, may check doon. Di ba? Na kapag nag-queen d8, kakapturein lang, then knight takes e6, lalabas, 2 minor pieces sa isang tore. O kaya bishop e2 muna bago capturein yun. Na dito, mag-rook d8, queen takes c6 checking, f8, hindi pwedeng capturein, nakapin, queen ang pang-capture. Okay? O lamang ang puti, decisive advantage. O balik tayo, queen takes b7 na pero natakot eh, nag-queen a3 at dito nag-queen b6. Sa pangalawang pagkakataon, mayroon pa rin queen takes e5 si Miao Miao, sisilip sa f6. Pero ang iniiwasan dito ni Miao Yi, ito talaga eh. Yan ang ayaw niya na nahalata natin, no? O capture, yun pa rin, no? Tapos rook g8, sayang, no? Kung nakita niya yan. Hindi rin kasi pwedeng capture ng f4, may rook g4, mababawi yung isang pyesa. Yun lagi, oh. Queen b6 iniwasan. Ayun, knight takes f4. Nag-rook g8, threatening rook g4 check, pero napakadaling sanggahin. Bishop e2 lang. Queen f2 check, g3. Perfect, kasi mayroong depensa. Nag c5, para kahit papaano, magamit-gamit naman ang diagonal. Nag bishop h5 check, good move. King e7, at knight h3, paalis lang sa queen. Queen g2, nanonood talaga. Queen takes c5, yun lang. Bumigay na naman yung pawn. King d8, at nag-knight g5. Napakalakas na tira. May threatening, knight takes e6 check, knight f7 check, ang dami ng paparating. Pero knight takes e6, matikambing ang kalalabasan ng king ni Miao Miao. At dito, nag-bishop c6 muna. Okay? Masarap sana kung may hataw ng rook takes g5 eh, no? Para may mga gulo-gulo queen takes g3. Yun nga lang, uunahan eh. May queen f8 check, king c7, queen d6 check, king c8. Kakapture rin dito, check, may matchas sa d8. Okay? Balik tayo. O kaya ginawa ni Miao Miao, nag-bishop c6, queen e3. Ayan na, para walang hataw ng sacrifice dyan. King c7, umilag na rin kasi may knight takes e6 na. At nag-bishop f3, talagang mua-mua na. Todo-todo simplify si IM. Kasi pag di niya ginawa yan, yari siya. Queen e3, depensa muna, may check. O, iningatan na eh. Queen b4, para walang check ang queen dyan. Queen d4, nako, threatening. Queen takes d7, rook g7, pero ayun, nag-rook h2, may threatening. Nako, ito na malupit. Nag-h6, paalis muna. Ayun na, sinamantala na, mua-mua na. Hinuli na ang queen para baka mamaya makagawa pa ng mga likot-likot eh. Knight f3, rook g4 check, king h3, rook ag8, at nag-rook b2 check, king a5. Ang galing din ng IM na ito. Rook d3, good move oh.
Talagang pinakapture lang ang pawn sa G3. King H2. So walang check. Protected ang tore. Pero ito na yung paparating. May Rook A3. Obligado mag King A4 para maiwasan ng Matyas. Knight E5. Rook to rook. Tinanggap na ni Miao Miao. Rook G4. Kakapturein ang pawn. Rook B3. Another good move. May Knight B2 paparating. Hindi pwedeng capturein ang pawn. King A5 umilag. At nag Rook B5 check. King A4. Knight C5 checking, A3, tinagpas na ang pawn, capture, at nag-Knight F6, mag-D7 na at magpo-promote na yan. Kahit na mag-Rook D4 pa, Rook B8 lang, hindi mapipigilan ang pag-D8 promotion. Kung check-check man, check lamok na lang yan, mauubusan at mauubusan yan, lalapit. Okay, nadali ang ating pambatong si Miao Miao. Super aggressive, no? Ayaw niya kasi yung simplify-simplify eh. Ayun ang kulang na dapat na i-improve niya. No, minsan hindi niya kayang pilitin sa sobrang pagka-agresibo. Dapat papasok din siya sa mga aggressive, pero pag may pagkakataon na end game, nalalamang na siya, yun na. Iniwasan niya kasi yung Queen C3, 'di ba? Yung Queen to Queen. Pero kung meron na siyang pundasyon ng matatag na end game, malaka pa blanka realization, ah, wala na. Pa-capture na 'yon, sabay Rook G8, naku, daming pawns ng black. Okay? Oh, meow meow. Aral lang end game pag may time, ha? Realization sa end game. Oh, ay, loadin natin sa atake talaga yan eh, no? Yun nga lang, pag na-endgame, yun lang ang kahinaan niya. Ayaw niya ng endgame. Gusto niya talaga bakbakan eh. Okay, so maraming salamat po. Sana natuto kayo. Mag-solve naman tayo ngayon ng puzzle na iniwanan natin itong nakaraan sa laban nila Wesley and Bakrot nitong nakaraang Title Tuesday ng chess.com. Ayan, katitira lang ng white dito ng H4. It's black to play. Napaka-active ng king. Sa lahat po ng nakakuha ng tamang sagot, nako, isa-shoutout natin ha. At sa mga nag-try, maraming salamat po sa inyong effort na ginawa. Thank you so much. Okay, ito ang solution dito na malupites. King E1, yan ang perfect move mga kamatsyas. Ngayon, ang gagawin dito, G4. Okay, King D2, babalik lang pala oh. King E4 and King E2, na dito panalo na kagad. Bakit? Kasi kapag nag-king D4, may king F3. O di malalagas ang pawns. Pag nag-G5, o capture lang, tapos lagas ang pawns sa E5. Bigaya na mga pawns niyan. Pag nag-F5 naman dito, mag-king F2 lang. Ayun, hindi nakakapture ng pawns sa F5. Waiting lang yan dyan. Kapag nag-king F4, mag-H6. Yan ang importante para di makapasok ang king sa G5. Yung mga nakikita nyo pong araw, sabi, binuksan ko kasi yung engine eh. Kaya tinuturo niya ng tinuturo. Okay, dito kasi wala magagawa eh. Halimbawa, kung capturein yan, capture lang. Wala eh. Magki-king E4, then king G3. Makukuha at makukuha ang pawns eh. Oh, H5 lang, then capture na yung pawns sa H4. Pag nag-H5, G5, kuha na ang pawns sa G4. Okay? Iba yung king pag nasa ilalim, nangangalikot yan eh. Ito importanteng makita. Yung H6. Ngayon, pag nag-G5 dito, marami pang tira mga kamatsyas. No? Maraming tira. O, limbawa, mag-F6, magki-king G2. O, babagsak eh. King G3, ubus lahat yung pawns na yan. O, limbawa, iikot, maglalakas ng loob. King takes, king D6, H4, dito, H3, capture, H2, punta dito, o kaya dito na lang para walang check sa H6. Magko-queen, magpo-push, then queen B7 check. Ayun na. O, dito, kahit nga capture na lang yan para kung ayaw ng sakit ng ulo eh. Dire-diretso na. Okay? Maraming ititira dito ang puti, pero timplado mga kamatsyas. Kahit anong angulo pa, makukuha yung mga pawns na yan dahil sa super active ng King E1. O ngayon, baka mapatanong kayo, coach, paano kung mag-King G4 tapos mag-King G5 pupunta sa F6? Ang gagawin, mag-King F2 lang. O limbawa, makipagsabayan, King G5, hindi pwede. Ubus yan, o. Oh. Makakakapture nga, pero ubus ang pawns eh. Mauunahang maubos ang pawns. Pag nag-H5 naman, wala, capturein lang eh. Capture, capture, wala, tuloy-tuloy talaga yan. Okay, so King E1 after H4. Ngayon, may tumira ng King D3. Tingnan natin yung King D3 kung pupwede ba, no? King G4, tapos mag-H6 kasi magki-King G5. Yun ang kaibahan eh, kailangan mag-H6 na eh. Wala kasi yung King sa F2 eh. Tapos mag-H5. O, tingnan natin. King E3, baka pwede rin to eh. King H4, magki-King F3, tapos kakapture, then King H3.
Mahirap pa. Mahirap pa, no? Pag nag-king F2, mag-G4 lang. Nako, delikado pa pala. May F5, sacrifice. Ayun, wala talaga. Hindi pwede king D3. Makukomplicate pa eh. King E1 talaga, perfect move. May tumira naman ng H6, nakita ko. Pero mag-king G4 na. At kapag nag-king E3, same lang, mag-H5. Ngayon, kapag nag-king F2, kakapture, and king H4. Pag nag-king F3 dito, king H3. Sakto eh. H5, magkiking H4. O may ganun eh. May mga ganung sabay eh. O halimbawa kung ang itira ay hindi, mag-G4 na pala, no? Pag nag-king E4 naman dito, may king G5. O, nako, delikading pa black. Kaya wala pong ibang tira kung hindi ang perfect, excellent king E1. Okay? Ang nakatamang sagot, shoutout ko lang ha. Shoutout kila Roy Tabulina and Boss XTV. Congratulations sa inyong tamang sagot. Okay, salamat sa ibang sumagot na nag-effort ha. Thank you so much. At ito po ang ating bagong puzzle. Ayan. O, kakakapture lang ng puti sa pawn. Black to play. Puro endgame binibigay ng puzzle ko ah. O, sige ha. Main line with variation. Laging maging maingat. At lagi nating ituring na game talaga natin ito pag nagsosolve tayo para pagdating nyo sa actual game, feel nyo talaga na yung training nyo sa puzzle, magamit nyo talaga. Ganun ang pag nagsosolve ng puzzle, finifeel nyo na laro nyo talaga on the spot. Kaya kailangan touch move at maingat. Okay? Maraming salamat! Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.